Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Naniniwala ka ba sa kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga? Ika nga, minamana raw ng mga anak mula sa kanilang mga magulang ang mga ilang pag-uugali. Sa Thailand, minana ng isang anak mula sa kanyang tatay ang isang malaking lupain. Pero bukod doon, minana rin pala ng anak ang pagiging mamamatay tao ng kanyang tatay. Ang kwento natin ngayon ay nag-trending at napakalaking kaso na nangyari sa Thailand. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Warrington Chayachet o tawagin nating Bea, 22 years old. Mula sa isang probinsya si Bea at bata pa lang, lola na niya ang nagpalaki sa kanya. Hirap sila sa buhay kaya hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Si Bea ay 19 years old nang nakilala niya ang isang lalaki at sila ay nagkaanak. Pero kalaunan sila ay naghiwalay din. At dahil nga binubuhay niyang mag-isa ang kanyang anak, naisipan ni Bea na maghanap ng trabaho. Taong 2019 nang napilitan siya pumunta sa Bangkok para maghanap ng trabaho. Talamak ang iba't ibang uri ng bar sa lugar na ito. Ang isa nga dito ay inaplayan niya ng trabaho. Ang kanyang kinikita sa bar ay ipinapadala niya sa kanyang lola at anak. Habang nagtatrabaho sa bar, nakilala niya ang isang lalaki na si Apichai Ongwisit o tawaging nating Alex, 40 years old. Ang tatay ni Alex ay si Charlemchai Ongwisit o tawaging nating Chai. Siya ang nagtayo ng sikat at malaking Ongwisit market sa Thailand. Bukod doon, marami pang ibang negosyo ang tatay ni Alex. Ang lolo ni Alex ay kilalang kilala sa buong Thailand dahil nagtayo ito ng maraming teatro nang matapos ang World War II. Nakatira noon si Alex isang malaking lupain sa Bangkay kasama ang kanyang kapatid na babae, nanay at tatay. Pinili ng tatay ni Alex na tumira sa probinsya. Mula pagkabata ay hindi nga naging problema ni Alex ang pera dahil sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Taong 1983, nang naaresto ang tatay ni Alex na si Chai para sa kasong murder. Isang kahon ng telebisyon ang natagpuan sa isang kalye na naglalaman ng isang labi ng babae. Lumabas sa imbestigasyon na pinatay ni Chai ang dalagang ito dahil nasira niya ang kanyang pinakaiingatan na aquarium. Pinatay niya ang dalaga sa lupain na tinitirhan ng kanyang pamilya. Tumulong pa nga umano sa pagtatago ng krimen ang nanay ni Alex. Pero tumakas ang ginang kasama ang kanyang anak bago sila maaresto. Kaya naman naiwan si Alex mag-isa at ipinaalaga sa kamag-anak na wala namang pakialam sa kanya. Nang nasa loob na ng kulungan si Shai, siya ay binaril na agad niyang ikinamatay. Kaya naman naipamana kay Alex ang lahat ng ari-arian ni Chai. Nang lumaki na siya ay mag-isa na siyang nanirahan. Ang tawag nga sa kanilang bahay ay House of Horrors dahil sa maraming chismis na nangyayari sa loob ng bahay. Naging spoiled brat si Alex at mainitin ang ulo na madalas ding masangkot sa mga gulo. At dahil hindi din siya katangkaran, madalas siyang mambuli ng iba niyang mga kaklase. At para maprotektahan ang kanyang sarili ay nagdadala siya ng baril sa eskwelahan. Nagpatato din siya at naglagay ng body piercing sa kanyang katawan. Nakulong si Alex ng taong 2008 para sa kasong assault at nakalaya ng taong 2011. Pero muli siyang nakulong dahil sa pagkidnap niya sa isang dalaga pero napalaya din agad. At para magkaroon ng pagkakakitaan, pinasok ni Alex ang negosyo ng ipinagbabawal na gamot. Dito na siya nagkaroon ng maraming koneksyon maski illegal ang kanyang negosyo. December 28, tinutukan umano ni Alex ng baril ang isang babae pero hindi siya nakasuhan. Naprotektahan siya ng mga kakilala niyang pulis at binayaran ang biktima. Madalas marinig ng mga kapitbahay ni Alex na nagpapaputok ito ng baril. At minsan naman ay nagpapatugtog ng malakas. Halos katakutan siya ng kanyang mga kapitbahay at madalas na gawan siya ng chismis. Ayon sa mga sabi-sabi, ang lawa na nasa lupain ni Alex ay mayroong mga buhaya.
Pero sinabi ng mga pulis na ito ay walang katotohanan. Naging kaibigan naman ni Alex ang lalaki na si Chalam na nakilala niya sa kulungan. Kinuha niya itong tagalinis at tagabantay ng malawak niyang lupain. Bukod sa pagbebenta ng mga ilegal, madalas din si Alex sa mga bar at massage spa. Dito na nga niya nakilala ang biktimang si Bea. Umaling siya sa ganda at kabutihang puso nito. Napansin naman ni Bea na mapera si Alex kaya hindi siya nag-atubili na aliwin ito. Matapos ang una nilang pagkikita, lagi nang binibisita ni Alex si Bea. May pagkakataon din na nagbabanding ang dalawa sa bahay ni Alex. May pagkakataon din na binibigyan ng malaking pera ni Alex si Bea. Si Alex ay gumagamit din ng pinagbabawal na gamot at pinaniniwalaan na naimpluwensyahan na rin niya si Bea na gumamit nito. Kalaunan, unti-unti na ngang nagkaroon ng obsesyon si Alex kay Bea. At para nga makasigurado na walang kinikitang ibang lalaki si Bea, palagi niyang pinatutulog ang babae sa kanyang bahay. Pero si Bea ay patuloy pa ding nagtatrabaho sa bar at hindi na siya tumatanggap ng ibang kliyente. Dito na nga daw nainis ang ibang mga parokyano sa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. July 2019, nagulat na lamang si Alex nang makita si Bea na sugatan. Sinabi niya kay Alex na ilang lalaki ang mga nanakit sa kanya. Inireport ito ni Bea sa mga pulis pero walang nangyari dahil hindi niya nga nakilala ang mga sospek. August 2019, nagtaka ang lola ni Bea dahil hindi na tumawag o nag-text sa kanya ang kanyang apo. Ilang araw nga siyang hindi nakokontak kaya nag-report na siya sa mga pulis. Pero dahil sa trabaho ni Bea, hindi siya pinansin ng mga pulis. At wala ngang naging update sa pagkawala ni Bea. Hanggang sa ng January 2020, nagkaroon ng breakthrough ang pagkawala ni Bea. Nahuli ng mga pulis ang dating assistant ni Alex na si Chalam dahil ito ay nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sa Thailand, ang mga ganitong kaso ay maaaring mahatulan ng bitay. At para mapababa ang kanyang sintensya, nakiusap si Chalam sa mga pulis. Sinabi niya na mayroon siyang isisiwalat na krimen kapalit ng mababang hatol. Sinabi ni Chalam sa mga pulis na dati nga siyang guard sa bahay ni Alex. Naintriga nga ang mga pulis sa sinabi ni Chalam dahil matagal na rin nilang gustong hulihin si Alex dahil sa mga ginagawa nitong illegal na negosyo. Subalit, walang ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Chalam, siya ay may importanteng impormasyon tungkol sa nawawalang si Bea. Sinabi niya na dapat ngang puntahan ng mga pulis ang bahay ni Alex at maghukay doon para makita ang labi nito. Inamin ni Chalam na siyang mismo ang naghukay sa pinaglagyan ng labi ni Bea. Dagdag pa niya, sinabi niya na posibleng marami pang ibang biktima ang nakalibing sa ilalim ng lupain ni Alex. Kaya naman ng January 9, 2020, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Alex. Pinusasa nila ang lalaki at nagsimula ang investigasyon. Agad na naghukay ang mga pulis malapit sa lawa ng lupain ni Alex. Dito nga nila natagpuan ang isang malaking baul. Nang buksan nila ito, nadiskubri nga nila ang labi ng babae na nakabalot sa itim na plastic. At dahil sa malaking tattoo nito sa likod, agad na nakilala na ang labi ay ang nawawalang si Bea. Agad na inaresto si Alex at kinasuhan ng murder. Pero itinanggi niya na pinatay niya si Bea. Mahal na mahal raw niya si Bea kaya hindi niya magagawang patayin ito. Nag-alala nga din daw siya nang ito ay nawala. Subalit, hindi pa doon natapos ang lahat. Ang buong lupain ni Alex ay hinalughog ng mga pulis. Itinuo nila ang kanilang investigasyon sa malaking lawa sa palibot ng bahay. Sa sumunod na araw, kinilabutan ang mga pulis at divers sa nasabing lawa. Naka-recover sila ng mahigit 200 na mga buto sa ilalim ng lawa ng bahay ni Alex. Naniniwala ang mga pulis na ang mga buto na ito ay labi ng iba't ibang mga babae. Nangangahulugan lamang na hindi lang si Bea ang pinatay ni Alex
kundi marami pang ibang mga babae. Nakakuha din sila ng mga mabibigat na bagay tulad ng gate, dumbbell at hollow block. Naniniwala ang mga pulis na ginamit ang mga bagay na ito para lumubog ang mga labi. Ang balita nga na ito ay naging laman ng pahayagan sa buong Bangkok. Sa interrogasyon ng mga pulis kay Alex, inamin niya ang buong pangyayari. Sinabi niya na aksidente niyang napatay si Bea. Tinakot umano siya ni Bea na siya ay iiwan nito kaya itinago niya ang babae at hindi pinauwi ng ilang araw. Pero hindi gusto ni Bea ang ginawa ni Alex kaya nagalit ang babae. Dito na umano sinabi ni Bea kay Alex na gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon at babalikan niya ang dati niyang asawa. Pero tila nagpintig ang tenga ni Alex at nagalit ito ng sobra-sobra. Kaya naman sinimula niyang saktan ang kanyang girlfriend. Pagkatapos ay ipinasok niya umano si Bea sa baul na nakita. At kinabukasan nga ay nakita niya na ngang walang buhay si Bea. Subalit, hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis dahil iba ang resulta ng autopsy. Ayon kasi sa autopsy kay Bea, marami siyang mga pinsalang tinamo na kanyang ikinamatay. Napag-alaman din na hinampas pa ng matigas na bagay ni Alex si Bea. Sinabi din ni Shalam sa mga pulis na wala siyang idea na nasa loob ng baul si Bea dahil nga pinauwi siya agad ni Alex ng gabi na iyon. Kinaumagahan na nga lang nalaman ni Shalam na nasa loob ng baul si Bea. At dahil kailangan niya ng pera, pumayag siya sa utos ni Alex na itapon ang baul sa lawa. Sa investigasyon, napag-alaman na ang mga taong nakapaligid kay Alex ay mga nawawala. Kabilang sa kanila ay mga kaibigan, girlfriend at mga babae sa bar. Mayroon ding isang bata na madalas maglaro sa bakura ni Alex ang nawawala. At dahil halos buto na lamang ang mga na-recover sa lawa, nahirapan ang mga eksperto na madetermina kung sino-sino ang mga ito. At hindi kayang patunayan kung ang mga taong nawawala sa paligid ni Alex ay ang mga labi na ito. At dahil dito, isang kaso lamang ng murder ang naisampa laban kay Alex. Ang kaso lamang ng pagpatay niya kay Bea. Bukod sa mga labi, nakuha din sa bahay ni Alex ang mga binibenta niyang ipinagbabawal na gamot. Kaya naman nadagdagan pa ang kanyang mga kaso. Ang nakuhang dumbbell ng mga pulis ay nakitaan ng DNA ni Bea. Pinaniniwalaan na ginamit iyon ni Alex para patayin ang dalaga. Humingi naman ng pera ang pamilya ni Bea para sa pagkamatay ng babae. At nakakuha nga sila ng 4.4 million pesos mula kay Alex na ginamit nila sa pagpapalibing kay Bea. Ang trial ng kaso. Matapos ang isang taon, nagsimula ang trial ni Alex ng January 2021. Sa korte, iba-ibang version na ang kanyang sinabi. Sinabi niya na namatay si Bea dahil sa labis na pagkonsumo nito ng ipinagbabawal na gamot. Nang sumunod na araw naman ay sinabi niyang sinakal niya si Bea. Itinanggi din ni Alex sa korte na ginamit niya ang dumbbell sa krimen. Sa korte, marami ngang mga tumistigo laban kay Alex. Ayon sa dati niyang girlfriend, talagang controlling ito at maikli ang pasensya ni Alex. Kahit nga daw noon ay madalas siyang saktan ng lalaki. Ilang beses din daw siyang pinagsamantalahan ni Alex. Ang babae naman na naging biktima ni Alex na kanyang binayaran ay tumistigo din laban sa kanya. Kalaunan nag-plead ng guilty si Alex para sa pagpatay niya kay Bea. Inamin din niyang pinatay niya ang isang manggagawa at inilibing ang labi nito sa ilalim ng puno sa kanyang bakuran. Pero hindi nag-plead ng guilty sa iba pang mga kaso si Alex laban sa kanya. Pero sa dami ng ebidensya at mga testigo, sa huli ay napatunayan si Alex na guilty sa lahat ng ikinaso sa kanya. Hinatulan siya ng 25 years na pagkakulong dahil sa paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Hinatulan naman siya ng 11 years para sa kasong assault. Habang buhay na pagkakulong nga ang ipinataw sa kanya para sa pagpatay niya kay Bea. Ikaw, naniniwala ka ba na kung ano ang puno ay siya ang bunga?
Posible kaya na naman ni Alex sa kanyang tatay ni Chai ang pagiging mamamatay tao nito? Na kaya ang dahilan kung bakit marami rin siyang mga nagawang krimen? Kung mabibigyan kayo ng title sa ating kwento ngayon, ano ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa Dagdag Kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!